Good job! Nagpadala ang Japan ng 2 F-15 fighter jet sa Pilipinas para sa pagsasanay sa air defense. Pilipinas magpapadala ang Japan Air Self-Defense Force ng 2 F-15 fighter jet sa Pilipinas sa susunod na linggo para sa magkasanib na pagsasanay sa Integrated Air Defense, ang una sa pagitan ng 2 bansa, habang kapwa naghahangad na palakasin ang kanilang kooperasyong militar. Ang mga nakaraang pagsasanay sa pagitan ng JASDF at ng Philippine Air Force sa nakalipas na 2 taon ay nakatuon sa humanitarian assistance at disaster response. Ayon sa Japanese Embassy sa Manila, ang JASDF contingent ay makikibahagi sa isang unit-to-unit exchange sa PAF mula 27 ng Nobyembre hanggang 11 ng Desyembre sa Clark Air Base sa Pampanga, isang dating base militar ng US. Ang mga itinalagang unit mula sa magkabilang partido ay sasailalim sa mga programa ng palitan na naglalayong isulong ang pag-unawa sa isa't isa at pakikipagtulungan at pagpapalitan ng depensa, sabi nito. Sinabi ng hepe ng PAF na si LT Gen Connor Anthony Canlas sa Inquirer na ang pagsasanay ay tututuon pangunahin sa pinagsamang sistema ng pagtatanggol sa hangin. Ang isang hiwalay na pahayag mula sa PAF ay nagsabi na ang 2 hukbong panghimpapawid ay magbabahagi ng kanilang pinakamahusay na kasanayan sa larangan ng komunikasyon at electronics, civil engineering, aircraft maintenance, medical affairs, base defense security, meteorology, air traffic control, welfare facilities at battle management. Pinaigting na kooperasyon tatalakayin din ng mga kalahok ang kanilang mga karanasan sa Exercise Pitch Black 2022, isang biennial multinational air warfare exercise na hino-host ng Australia. Ang Armed Forces of the Philippines at Japan ay nagpapalakas ng bilateral engagements nitong mga nakaraang buwan matapos ang kanilang foreign at defense ministers na nagpulong sa Tokyo noong Abril para palawakin ang defense cooperation sa gitna ng mga alalahanin sa mga sitwasyon sa East at South China Seas at ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ito ang unang 2+2 na pagpupulong sa pagitan ng 2 kaalyado ng US. Kasalukuyang nag-uusap ang 2 bansa para sa Visiting Forces Agreement, VFA, ayon kay Acting Defense Secretary Jose Faustino Jr. Ito ay magbibigay daan sa parehong bansa na magsagawa ng malakihang pagsasanay. Isang linggo lamang ang nakalipas, sinabi ng mga senador ng Pilipinas na mag-e-endorso sila ng VFA sa Japan, na gagawing pangatlong bansa lamang kung saan may pambihirang kasunduan ang bansa, kasunod ng United States at Australia. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zabiri noong NOB, 10 na nakatitiyak siyang makakaipon siya ng sapat na suporta sa Senado para sa naturang kasunduan dahil ang mga Hapones ay mabubuting kasosyo. Sinuportahan ni Senate President Pro Temp or Loren Legarda ang pananaw ni Zabiri at sinabing ang isang VFA sa Japan ay hindi lamang makakatulong sa magkasanib na pagsasanay, kundi maging sa panahon ng mga natural na kalamidad. Sa unang bahagi ng taong ito, nilagdaan din ng Japan Ground Self-Defense Force ang isang training agreement sa Philippine Army at Philippine Marine Corps.